What up mga katroops, nagbabalik, SKTV, Buhay Probinsya, another tips na naman po tayo at home remedy, murang-mura. So mga katroops, sana po nasa mabuting kalagayan kayo kasama ang mga alaga nyong aso. Namumula ang balat, kamot ng kamot, maga ang tenga, gilagid, talukap ng mata, ilong, mukha. Pagsusuka, pagtatae, bahing ng bahing. Pwede po yan maging dahilan ng allergic reaction o allergy ng mga alagang aso. So tara mga katroops, samahan nyo ako sa buong video. Sure ako makakatulong sa inyo to ng malaki. Let's go! So ayan mga katroops, pag-uusapan nga natin yung ginagamit kong antihistamine o anti-allergy na pangtao na ginagamit ko rin po sa mga alaga ko. At ayan po, nakikita nyo si Tirizin. Okay? Ang bilhin nyo lang po is 5 mg. Okay? Huwag po kayong gagamit ng 10 mg, lalo na kung baguhan pa lang po kayong gumagamit nito. Pero yung mga alaga ko pong aso, sanay na po sila dyan. Okay, mag-umpisa lang po kayo sa 5 mg. Okay, yung mga tuta, kung may mas mababa, yung mga 2 mg, dun lang po sila. Mga big dogs, aspen na mga normal po yung bigat at laki, 5 mg. Dun sa mga nagre-range po ng 16 kilos to 20 kilos pataas, pwede po silang mag 10 mg or pataas. Okay? So yan mga katroops, 3 pesos, sa iba 4 pesos. So bakit po antihistamine o cetirizine yung ginagamit ko? Subok na subok ko na po yan sa tagal po ng pag-aalaga ko ng aso. Okay, si Maki, si Baki, Loki, si Liam at yung mga nakaraan ko pa pong aso simula Maynila ay nakagamit po ng cetirizine. So mga katroops, kung ang nabili nyo pong cetirizine ay 5 mg at wala po kayong makita mas mababa, pwede nyo pong hatiin yung maliit na tableta para sa mga tuta. Okay? So ang cetirizine po mga katroops, works as fast as 1 to 2 hours lang. Napakabilis. Okay? So kung wala na pong pamumula, wala na pamamaga na mukha, tenga, gilagid, talukap ng mata, ilong, paa, tigil na po ang paggamit ng antihistamine. Okay? Hindi na po bumabahing, hindi na nagsusuka, hindi na nagtatae. Pwede niyo pong itigil yung pagpapainom ng cetirizine. So, pwede nyo pong ipainom yan through syringe. Gaya nga nung sinabi ko, pwede nyo isabay yan sa Yakult. Pwede nyo rin isabay yan sa Betrasin Gold Powder. Pwede rin yung tunawin sa water o tubig. Okay, tapos sipin nyo lang sa syringe. Dahan-dahan painom, paunti-unti para hindi sumuka. Okay? So mga katroops, wala naman talagang eksaktong dosage dito for overdosing. Okay? So, ang pinakamabuti rito, lalo na kung nag-uumpisa pa lang o panibagong gamit ng mga alaga nyong aso, ay mag-start lang po tayo sa small dose o low dose. Okay? So again, sa mga tuta, pwedeng hatiin yung tablet na 5 mg. Yung 5 mg na isang tablet, kung yan ang nabili nyo, pwede nyo na po sa mga big dogs nyo. Okay? Ngayon mga katroops, wala namang worst case scenario na na-experience ko overdosing sa mga alaga ko. Ang malimit lang po rito, okay, pag nakainom sila, lalo na kung baguhan pa lamang yung mga alaga nyong aso sa gamot na ito, tulog ng tulog, matamlay, yan, nangihina. Natural po yan when it comes to
results or effect ng cetirizine. Okay? So mga katroops, wag na wag nyo pong papainom yung cetirizine sa mga buntis na alaga nyong aso. At lalong-lalo na po dun sa mga may extreme seizure. Yung nangingisay po yung mga alagang aso nyo na neurological effect na dala po nung canine distemper na sakit nila. So, pakalmahin nyo muna, pwede kinabukasan painumin. Sa mga buntis, no-no talaga. Okay? So, yan mga katroops, ang cetirizine, murang-mura. Yan po, maibibigay ko sa inyong advice or suggestion tungkol po dyan sa allergic reaction ng mga alaga nyong aso. So, applicable din po ito sa mga watery eyes, runny nose sa mga alagang aso o yung sipon, pwede rin po sa kanila. Okay? So, mga katroops, I hope you like the video. Please subscribe. I-like nyo po yung video, mga katroops. I-share nyo rin po sa mga kasama nyo para makatulong tayo. Thank you.